Hello everyone, it's me again Bricks and welcome back for another video. So ayun guys, dito muna tayo ngayon sa labas, nagpapahangin kasi ang init doon sa loob ng bahay. At dito natin ngayon pag-uusapan ang iPhone 11. So I think it's my third time na gumawa ng content yearly regarding iPhone 11. And for today's video is pag-uusapan natin kung worth it pa bang bumili ng iPhone 11 sa taong ito, which is 2024. So yun guys, no, quick recap lang about iPhone 11. So nirelease ito noong 2019 and probably maglilimang taon na siya ngayong 2024. And ito yung kauna-unahang iPhone na may 0.5 or yung wide angle lens na usong-uso ngayon sa mga millennials and Gen Z. At iPhone 11 ngayon guys is napakamabenta sa market that even students is iPhone 11 yung hinahanap mostly. At gusto nilang bilhin kasi nga maganda at may wide angle lens na siya and medyo afford na rin siya ngayon ng mga tao. I think naglalaro ngayon ang iPhone 11 sa price na 20,000 to 25,000 pesos. Ito ngang iPhone 11 ko is nabili ko lang sa halagang 16,000 pesos. So anyway, sa ganung price na 20 to 25,000 pesos, is worth it pa bang bumili ng iPhone 11 ngayong taon? So maraming cellphones ngayon, no, especially mga Android phones na nagkakahalaga ng 20 to 25,000 pesos na ang gaganda na talaga ng kanilang mga specs. But you would still prefer ba na bumili ng iPhone 11 than those other brands? And for the question na worth it pa bang bumili ng iPhone 11 for this year? So my answer for that question is pwedeng yes and pwede ring hindi. So pwede ba yon? Dalawa yung sagot sa isang tanong. Pwedeng yes, pwede ring hindi. Ganito yon, i-explain ko sa inyo kung bakit yes at bakit hindi yung sagot ko sa tanong na yan. Kasi guys, depende kasi yan sa pangangailangan ng isang tao kung worth it ba sa kanya yung isang device or hindi. So dito muna tayo sa yes, worth it pang bumili ng iPhone 11 sa taong 2024. So bakit yes? Kasi guys, kung ikaw ay isang taong gumagamit lang naman ng mga basic operation sa isang cellphone like texting, calling, browsing social media, playing videos sa YouTube, TikTok, taking photos and videos, is magiging worth it pa talaga sa inyo ang iPhone 11. Kasi wala kang magiging problema sa kanyang performance, sa kanyang camera, sa kanyang video. In fact, ito nga yung ginagamit ko ngayong pang-vlog, yung kanyang front camera. So for that, is magiging worth it pa talaga sa inyo ang iPhone 11 kahit 2024 na. So hindi ka malulugi sa iyong 20 to 25,000 pesos kung bibili ka pa ng iPhone 11 sa taong ito. And mas marami pang murang iPhone 11 guys. Piliin nyo lang talaga yung original and walang sakit sa ulo na iPhone. So suggest ko sa inyo kung bibili kayo ng iPhone 11 na mura. So I think it's better na bumili kayo ng mga pre-love iPhone na galing sa Smart at sa Globe. Tulad nitong sa akin. So, Globe Lock itong iPhone 11 ko and nabili ko lang din siya sa marketplace. So, nakakasigurado akong original itong iPhone ko. So, ayun guys, for the next question naman, kung bakit hindi na magiging worth it sa iyo ang iPhone 11, it is because kung ikaw isang taong obsessed sa mga bagong features ng iOS, obsessed ka sa updates, palagi mong tinitignan yung settings na yung iPhone kung may updates na ba or wala pa. So I think itong iPhone 11 is hindi na magiging worth it sa'yo. Dahil si iPhone 11 guys is magpa 5 years na ngayong taon na ito and we all know na ang updates ng mga iPhone is hanggang 5 years lang. So sa mga rumors na naririnig at nababasa ko, ang iPhone 11 is makakatanggap pa daw ng last major update ngayong taon na ito, which is ang iOS 18. Meron ding ibang nagsasabi na hindi na makakatanggap ng update si iPhone 11 ngayong taon na to. So, whichever kung alin sa dalawa yung totoo, kung makakatanggap pa man ng update, which is ang iOS 18, si iPhone 11 ngayong taon na ito, is well, good news pa yon para sa ating mga iPhone 11 users, especially na kung ikaw ay obsessed sa mga updates. Pero kung hindi na makakapag-update ngayon si iPhone 11 is wala tayong magagawa,
hanggang doon lang talaga siya sa iOS 17. Kung obsessed ka sa mga updates ng iPhone, it's better na bumili ka ng iPhone 13 and up. Kasi si iPhone 12 is, I think, malapit na rin yung kanyang katapusan, yung kanyang updates. So it's better na doon ka na sa iPhone 13 and up na mga model ng iOS. So ayun yung dalawang paliwanag ko kung bakit magiging worth it pa sa'yo or hindi na si iPhone 11. Pero for me, in my case, kung hindi na makakapag-update si iPhone 11 ngayon, is okay na okay pa rin sa akin. Kasi ang habol ko talaga sa iPhone 11 is sa kanyang camera, kasi ito yung ginagamit ko for vlogging and also taking pictures, kasi mahilig din ako sa galaan, and every time na gagala tayo is gusto ko na maganda rin yung kalalabasan ng mga pictures natin. So iPhone 11 for me is still a good choice. So ayun lang no for today's video. It is just a quick video lang naman regarding iPhone 11. So I hope makapag-decide ka na kung bibili ka pa ba ng iPhone 11 ngayong taon or hindi na. So that's all lang for today's video. It's me again, Briggs. See you in my next video and thank you for watching.